At ipapakita ni Michael Ari how it's done. Pero pretty standard picks naman coming from the ones in the lead right now. EAC with Xiong Shang-Chi. Back at it again with this Selena pick, Maring Brig. Alam mo, pakitaan pala ng badge to, no? Oh. Ano eh? Ano to? Purple badge, top 6, si TJ on this Alich, which explains kung ba't pala ganun yung performance niya gamit itong hero na to. Isa pala to sa mga ultimate mega pixel comfort picks. Ultimate mega pixel. Ano na cellphone niya. Mali. 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 Pasensya na. Pero yun nga, napaka-comfort fourth pick pala nito for and for him, and nakikita natin yun sa paggamit niya for the previous games na parang similar din sa comfort netong si Xiong Shang-Chi on that Shi Lina. Wow! Ayun na. Shi Lina nga. Shi Lina. Xiong Shi Lina. Kanya galing yung Xiong Shang-Chi. Xiong Shi Lina. No, napakarami talagang naalalaman. Feeling ko siya naglalaro. Tingnan ko nga yung kamay. Parang siya ata pumipindot. Wala guys. Kung nakikita nyo man kami, which is hindi nyo kami nakikita, wala pong hawak si Maring Brig ngayon. Ikaw sumagot sa tanong. And so far, hindi naman po siya nagkakaroon ng kahit anong paglalaro. But speaking of the laro, na hindi mo may na iba to, Alley-oop, slam dunk, kami nang bahala sa'yo, Ezreal, with the help, Xiong Shang-Chi takes the first blood and they are looking for more because Ike-02 yan yung basketball na gusto sana nilang i-aliyo pero sabi nila wag na lang kasi baka ma-backcourt sila. Oo, backcourt violation kapag kinuha yan eh. Pero doon sa taas, tinan mo may bardago lang nagaganap doon. Next year na, season 2 na na itong tournament natin, nandun pa rin yan nandun sila. Nandun pa rin yan, man. Walang uwi yan. Unless may ano dyan, unless meron pumasok, doon lang yan may mga pagkakapatay na yun. Nakakayat na sila. Yan ano na sila eh. Narinig ka nila eh. Uulitin namin guys, wala po dito kahit anong microphone. We're making sure that this is fair gameplay for both of the teams at the same time. Puppet and the rest of the members of EAC, tinitigdan lang talaga nila kung paano ba ang gagawin nila dito. Because so far, ando na, yung superhero landing. Pero wala tatamaan na nakuha naman doon ni Paeng ang kanyang ultimate so far with that Phantom Execution taking down that turtle. At wala rin mawawala sa kanila. So that's actually a good sign from them. Wala talaga, man. I mean, yung gold, lumalamang lang siya ng bagya dahil nga naman sila kasi ang nakasecure ng turtle kanina. And we're not really seeing any successful ganks pa, kumbaga, from both teams. Like, parang, alam mo yun? Oh, like, parang, sensya na guys. Pero, alam mo yun? Parang nagpo-focus pa talaga sila sa farming as of now. Although, maganda sana makita na agad din ang aggression kasi parehong, junglers natin dito, napaka- snowball reliant nila. Kumbaga, especially the Roger, no? Parang kailangan makita na natin siya agad-agad in action dito. And we're not really seeing yung same aggression coming in from Xiong Shang-Chi. Or, meron. Pero it's not as successful as kanina. Pakiramdam ko, yung comms din ngayon na nang side ng Baste. Ay, mag-ingat kayo sa pana, guys. Tama na. Wag na kayo magpapana, please. Actually, chillax muna sila. Very, very chillax. But hold that thought kasi hindi mo na sila chillax right now kasi nandito na naman yung laban. Ito na naman yung MDAS na nagka-earthquake ng sakandali. At nandito na si Ezreal mapapagamit ng Order of Chaos para at least makalayo siya doon. Habang si TJ naman, nandito na si Flicker. Grabe, the thunder is gonna be here brought to you by Imagine Dragons. Pero hanggang imagination nyo na lang yata. Ayan, kasi Hamadori talagang mawawala dito. Ike-02, pinagkalmot-kalmot na naman. Here it comes, Ogie and the Cockroaches. Grabe na talaga ang nangyayari doon. Two heroes down and isa lang para doon sa kabila. Napakaganda pagbawi na naman yon coming from the side of EAC. Ang pinagkaiba kasi nitong first game to second game, yung gamit ni Kali 13 kanina Farsa. Now, if you're going to use the Abyssal Arrow, kung sino man tamaan mo, walang nagre-retaliate. Yeah. Now, subukan niyang pumasok, meron siyang stun na kalalagyan galing dito sa Eudora. Yeah. That's the technicality at yun yung naging big brain move na ginawa dito ng mga apports natin mula sa San Sebastian. Programming from San Sebastian. Kaya naman na kinakabahan na eh. Medyo nagdadalawang isip na itong apports natin. Na si Xiong Shang-Chi. At meron paghabol pa rin naman dito. Wala mang pana pero merong galit na lobo na humahabol ng vampira dito. Ayun! Yan na nga. Hindi na sila nagpahinga. Even Kalye 13 died during that.
Yan na yung ano eh, yan na yung sinasabi natin kapag the snowball of the Roger has begun, it's a literal snowball. Wow. Because it's like a ball, it's a snow, you know why it's called snowball? Why? Why? Because when the snowball rolls in the snow, it grows bigger and bigger. Jo, hindi ako sure kung pero yun, pero pakiramdam ko yun, nanghula lang ako. When you roll, di ba? When you go. Roller. Hindi, yun tama mo, yun ba yung snowball? Oh, kaya nga snowball. I think tama eh. Naman, kaya snowball. Yeah, eh. I think that's the reason. Kasi di ba, kapag nagumpisa siyang gumulong, kumukuha siya ng snow galing doon. Tapos hindi mo naman siya nasa-stop. Okay yun ha, to the point na. Now it makes sense, no? To the point na sobrang unstoppable na talaga, and that is what we're seeing right now. Grabe ha. More learnings again from Professor Brigitte Tesoros. Brigitte Tesoros, Brigitte Dictionary. Lahat na ibigay mo na right now. Siyong making sure that he is present. The crowd. May pag-iakap na naman. Sabi niya, I was caught in a bad romance. Yes. Israel here making sure na hindi na siya susunod pa kasi masyadong masakit yung nagiging sitwasyon doon. But four heroes in coming from the side of Superman. Si Superman walang mangyayari doon because of the fact na kahit nakaalis ng mahusay doon si Puppet, meron na naman silang makukuhang turret dito sa top lane. Men, pag ito in-explain ni Brigida yung mapa natin, ang tawag dyan Brigida Atlas. Oh? Bakit? Brigida Atlas. Oh, Atlas? Oh, ano? Di ba ang Atlas ano yun? Kasi kung i-explain mo yung mga lugar-lugar, Atlas yung gumagawa. No? Ah, Brigida Atlas? Atlas? Oh. Di ba map? Brigi map. Oh. I'm the... Map. Yeah. Oh, so, ayun ah. Pero speaking of which here, parang JM, ano eh, nakakapita sila at napapareact talaga nila yung ilan sa mga members coming in from the side of Baste here. Nandun pa rin kasi yung takot eh, with the Abyssal Arrow. And then, sinamaan mo pa ng Joe Head. This is a classic combo. Joe Head and then Selena. Totoo. Pag napana, ejector. Now, kung hindi man may ejector, unstoppable force. Pag natama nung unstoppable force, pana, and then ejector pa rin. Yeah. Kaya napakalaking problema nito para sa side ng Baste. However, meron pa rin silang Eudora. Doon tayo kakapit sa Eudora kasi still, Eudora is doing his job naman. Talking about Calle 13, ginagawa naman niya yung trabaho niya. Yeah. Ang kailangan lang talaga nila dito is isumama na etong si Michael Arre. Pero feeling kong trabaho ni Michael Arre dito, siya yung ano eh, Sudo silong. Gusto ko nabanggit mo yun ha. Kasi ngayon merong sulong, urong sulong lang ang nangyayari dito because of the fact that Paeng is going to run po. Kasi TJ ang mauuna dito pero napag-crossover pa siya with the he's take down one more coming from the side of Baste. Pero siya pa nga yung nawala. Apat pa dito sa mga heroes ng side ng EAC ay buhay pa. Marching into the middle turret. And Michael Arre, the 1v1 representative of Baste during the exhibition match. Siya na lang din ang natira dun sa laban na yun. The sudo silo. Alam mo, adding to what JM mentioned din kanina kasi kung hindi man yung Selena kasi mag-initiate para dito sa mid laners nila, Jamador on that drum. So much vision! Ayun lang. Ayun lang talaga nabigyan na ng second kill dito si Sung Shang-Chi. Pero in terms of objectives, hindi natin may kakaila na talagang nananalo ang side ngayon ng EAC. Tingnan naman ang turrets na napatumba na nila lima kumpara sa isa na napatumba pa lang dito ng Baste. And kung titignan talaga natin, napakahirap na ng sitwasyon na ito for them. So mahalaga na ma-hold lang talaga nila kasi later on naman meron at meron na silang magiging palago with this Alice. Pero yun lang ang kasi pareho talaga sila eh later on. Kumbaga, kung sila merong Alice later on, ito kasing side ng EAC may Lunox, may ano, alam mo yun, kailangan nilang mag-ingat sa parang pwedeng ibuga rin talaga ng kabilang team na to. And clearly they're taking control of this map right now. 4 to 11 kill score at ang goal natin as a 5k na halos. So alam mo yun, pakiramdam ko itong nga susunod din na Lord, crucial din to. Hindi din natin masabi kung ihintayin pa nila mag-luminous. Grabe. Sayang. Speaking of which, ito yung sinasabi ni Tito Boy eh. Yung susunod! Kung ano bang mangyayari dito so far in this matchup. The Lord is already here, 9 minutes, almost 10 minutes into this game.
And ang napapansin ko kasi dito, parang yung sinabi mo nung nakaraan lang, na parang layered kick talaga ang ginagawa nila with all of these ang matches. Ang bilis mag-lure doon. They're really making sure na yung makakalmot nila ay talagang mabibigyan dito. Kasi si Yanti and the rest of the members, ay, they're really just trying. Pero yung superhero landing, wala na siyang kalaban doon. Ja-fake, ja-bait, lahat na ng gusto mong i-fake. Fake it till you make it, sabi nga nila. Pero hindi yun na magiging mantra for the members of Baste. Four heroes are taken down. TJ, the only remaining one person here. Hamador making sure na siya ay makakawala doon. Pero si Shang, she, seryoso na talaga. And si Yan, T, ay mabibigyan pa ng isa. Pero nandun na rin si Hamador at mukhang ito na yata ang katapusan ng iyong buhay. Pero grabe, speaking of which, hindi talaga ito sa musuko. And si TJ, napakaganda ng kanyang ibinigay. Nakuha niya doon si Shung Shang, she, na sakit na sa ulo. 4-3. And speaking of which, by time pa. He has a badge. Muntik na mamapatay yun. Yung tatlo doon. Grabe naman yung ginawa. He has a badge for a reason. Oo, no. Nandun pala yung badge. Kaya pala. Nandun. Kasi, di ba, pag may badge ka, parang ipapakita mo yun. Ano ka na eh. Gana ka na kagad eh. Respetado ka na eh. Bakit ako may badge? Kasi ganito. Ganun pala. At saka, Bridget, ano badge mo? Si, ano, beginners lang nga. Beginners lang badge. Pero at least may badge. Kasi though, ano tayo, like our players dito sa ating MLBB Invitational Varsity Cup, tayo ay mapag-adjust at hindi lang stick to one hero. So iba-iba ang ginagamit natin. So yung badges natin, hindi kalat, hindi dedicated sa isang hero lang. So alam mo yun guys, ngayon buhay na lahat. buhay na talaga. Pero mukhang hindi si Ike-02 yung LOL yung hero na yon. Hindi siya yung alive, alert, awake, enthusiastic. Hindi siya yung ganong klaseng hero so far because of the box out strategy. Ito yung literal na zona. Zone defense na ipinapakita ng mga members ng Generals at EAC, really making it happen, faking the Lord, applying the abyssal arrow pressure, and now kakalimutin na yata nila to parang bilis nito, tinan mo pag nakita mo yan eh, Roger Tol ay nangingat ngat na nga, pero si DJ meron natang ibang gusto gawin niya, huwag ka jump dan, wala na siya naabutan, pero tinan natin dahil nangangawa pa nga dito agaw pa nga yun ni Paeng with that retribution, pero di pa tapos ang bakla at may babato yung upward chance si Paeng, and he will fall down, double kill, triple kill pa nga pa sa tropa natin na si Ezreal at hindi pa tapos, and that grabe is mania coming from Ezreal. Grabe Jim, grabe pa sa solid Jim TZ, yan yung sinasabi mo eh, no, na hindi porket nakuha niyo yung Lord, yun na yun. You have to be careful kung like what will happen after you take the Lord. Kasi tingnan mo nito, na-secure niyo yung Lord, pinabayaan lang nila kasi game number 2 will be secured once more. Malinis at walang mintes. Yes. Yan ang ipinakita ng EAC with this matchup. Of course, GGWPs to Baste. We really had high hopes for that Gato Katsa. And we really want to say that we supported you. Ang ganda ng inyong mga surprise picks, but that wouldn't work so far. Puppet